Sunod na po, ang ating idol, ang idol ko, si Idol Erwin Tulfo. Part, eh, ganda ng, parehas tayo nakaputi. Sek, manapansin nga nila, sabi nila, white on white. Eh, sabi ko, siyempre. Holy. Yan. Holy white. Yan. At saka, ika nga, talagang, pag white, ang ibig sabihin yan, spotless. Spotless. Oo. Really? Malinis. Spotless sa mga relasyon, ha? Sa pagmamahal. Oh. Ha? Nag-iisa lang. Yung pagkalabas lang ng confession booth. Yan, spotless. Parang ganun, di ba? Kaya may mga nagpe-press communion, nakaputi eh, di ba? Pati mga kinakasal. Hindi naman pwedeng kulay pink, verde, o ano, kaya puti. Purity. Purity pure. Ng pag-iisip. Mm-hmm. Kaya nga ako, saludo sa iyo yung programa mong Youth for Youth. Ayan, gustong-gusto ko yan. Youth for Truth. Ha? Ah? Youth for Truth. Ah, Youth for Truth. Ito si Kelly, sabi ko. Sabi niya, ayan, Youth for... Pasensya na, sir. Akala ko, Youth for Youth. Youth for Truth pala. Pero pinanood ko, okay mga kausap mo, maganda yan. Para yung mga kabataan, maika nga, mainganyo, at ika nga, sumama. Ika nga, ha? Pero yung inaabangan yung ito, yung ating social distancing handshake, ito yung inaabangan nila eh. Anong paano yan? Oh, yung kung anong sasabihin mo? Social distancing? Hindi, yung handshake na natin na no, na virtual handshake. Virtual, mahirap. Yung turnover ko sa'yo, yun ang inaabangan nila. Ah, okay. Akala ko kung anong klaseng handshake yan na sinasabi mo eh. Malita ko, tumaas na raw yung ayuda mo ah. Ay, okay lang. Habang nga nandyan yung ACCIS Party List at PAGCOR at SMDC at saka SANMIG, okay lang. Tuloy-tuloy lang. Actually, sa may meeting ako sa mga advertisers ko. Sa katapusan ng Hunyo, laptop mo, sagot ko. Para sa mga estudyante. At saka matrikula mo, sagot ko. Baka naman yung pwede mo sa advertiser, ambo na naman yung programa ko para mabigyan ko rin yung mga youth na pwede, pwede ba yan? Eh, gobyerno yan. Pwede bang lagi ng programa ng kwan yan? Commercial? Actually, yes. Pwede ba yan? Hindi ba pwede kasi baka mahiya sila dahil sekretary yung nakaupo dyan. Hindi naman ako ang kausap. PBS naman eh. Talent lang naman ako dito eh. Pwede. Sige, kausapin ko si Kelly dito. Kasi kanina pa raw ito, alas 4 nakapila rito si Kelly Ramos. Oh. Inabutan ko na kanina ng 15,000. Sabi ko, sige na, huwag mo na ako istorbohin. Pangilang araw na yan. May hindi rin ang ayuda. Inabutan ko na. Sabi ko, huwag mo nang gambalain si Secretary Andanar, ha? Sabi ko, ako na lang tutulong sa'yo. Anyway, thank you very much. So mamaya ulit, check 11, yung laging handa. Yes, sir. Ayun. Pinapanood na nanay ko yan, lagi marami raw siya natututunan sa at natutuwa siya na hindi ka na raw nagsasalami, nag-antipara. At saka tumaba ka raw, sabi niya, kumpara nung nasa TV5 pa tayo. Yun nga na eh, yun ang challenge, kung paano pumayat. Sabi ko eh, kasi pagka cabinet meeting, laging maruya ang kinakain nila. Pinapakain ng presidente, dinuguan, maruya, para saging na saba. Maraming salamat, Secretary Martin Andanar, sir. See you later. Dire-diretso ho tayo, bayan. Wednesday at 3 ng Hunyo, 2020. Nakaw! Marami ho tayong pag-uusapan. Isa po sa mga issues ngayon, ang mainit na topic ngayon, ay itong mga kababayan natin, yung mga nakamotor, yung mga rider ho. Kung pwede raw, payagan na silang, payagan yung kanilang mga misis na mag-angkas o yung kanilang mga anak. Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa. Pero si DILG Secretary, ang suggestion niya ay kayo mga rider, tayo. Kabitan daw natin ang sidecar yung motor natin. Oh, come sisik on, man. Hindi ko alam na palabiro pala si Secretary Anyo. Paano ko naman, sir, naman? Paano kung yung mga naka-NMAX, di naman po pwedeng kabitan yung NMAX ng sidecar? Ha? Anong itsura ng NMAX pag nilagyan ng sidecar? Diyos ko po naman. Kawawa po yung NMAX. Oh. Sa akin, sir, yung motor ko, MT-09. Big bike, kakabitan ng sidecar. Jesus Mario Josep. Ano na lang ho magiging itsura noon, Panginoon ko, sir. Maawa ka naman. Ayan, oh, Diyos ko po. Ayan pala itsura ng mga kawawa, mga bike. Mga Mio, kakabitan mo ng sidecar. Yan, NMAX. Oh, no! Oy, maganda tignan, sir. Pero mahal ho, sir eh. Abay, para ka na rin bumili ng isang motor. Magkano ba sidecar niya? 30 hanggang 60,000.
Eh baka yun nasa isip niyo, pan-tricycle, hindi ho, ganun sir. Kailangan maging proportionate din sa motor. Number 2, akala ko ba sir, umiiwas tayo sa traffic. Eh pag nilagyan po lahat ho ninyo mga, di ba nakikita niyo naman siguro sir ha, nag-uunahan doon sa unahan. Eh pag tricycle na ho yan sir, lalong dadami ngayon, magkakatrapik-trapik na lalo. Diyos ko po. Ay si Secretary talaga, di ko alam pala biro pala ito si Secretary Anyo. King Koy din pala ito. Kagaya ko paminsan-minsan. Sick talaga, oo. Anyway, sir, sana sir, eh, pag-aralan po na mabuti ho yan ang hingi po ng mga rider natin. Number 2, kaya nga daw motor na lang binili na sir kasi wala silang pambili ng ika nga kotse. Otherwise, sir, kung lalagyan ng kotse, di sana bumili na lang daw sila ng kotse. Diba? Itong sidecar. Eh, kahit dito itong production assistant ko, si Miko Kalungi. Yung motor niya, araw-araw niya nililinis, magmumukha naman daw napakapangit pag kinabitan ng sidecar. At number 2, isang tao lang naman isasakay daw dahil social distancing. Wala din, useless. Marami hong tumutulbayan doon sa suggestion po ni DILG Secretary Anyo na mga rider na wag naman daw. Paano naman daw, sige, pag maghahatid, paano naman daw yung mga sa Grab? Para ilalamove, naka-sidecar sila. Di maantala po yung delivery, Grab food. At saka akala daw ba nila, sir, sabi ho ninyo yung inyong memorandum, bawal ang sa EDSA, sa mga highway ang sidecar. Bawal yan. Eh ngayon, pwede na pala. Diyos ko po. Anyway, kailangan siguro talagang pag-aralan po ito na mabuti, Secretary Anyo, sir, at saka ng IATF. Ang sinasabi kasi bayan doon sa mga katututok lang ho natin sa Radyo Pilipinas at Erwin Tulfo FB page. Ang mga rider po naghihingi kung po pwede dahil mahirap po sa sasakyan ngayon, mga asawa lang kung pwede pong ihatid o yung mga anak nila. Eh sabi ng IATF, di ba? Ano yan, dadalhin yung marriage contract? Hindi po eh, may isang solusyon ho eh. Pumunta lang ho sila doon sa barangay chairman, humingi ho sila ng certification na magkasama sila sa isang bubong. Kung hindi kayo kasal, i-certify ni chairman na kayo ay magka-live-in. Na itong ito ay anak mo. Kaya sige lang ilangan, lalagi ka may dalang ID. At saka ng ka-live-in mo, at saka ng misis mo. May sinasabi ni Secretary Roque, baka girlfriend sasakay. Eh, si girlfriend hindi pwedeng sasakay kasi hindi naman certified yon ng chairman. Ang certified lang is si misis mo. Anyway, oo. Ayan na nga yung sinasabi. Yan ho, isa sa pag-uusapan natin. Isa pa hong pag-uusapan natin ngayong umaga, bayan. Ito pong ang Senado po ay tatalakayin na itong sobrang bagal ng internet. Ay salamat naman sa Panginoon Diyos. Believe it or not, alam niyo kung sino ho nagpanukala niyan, naimbestigahan? Yung akin pong idolo sa pelikula, si Senator Lito Lapid. Ayan. Kahapon po, ipinail niya yung Senate Resolution 414 para ipatawag lahat ng mga telco at tanungin bakit mabagal ang inyong internet. Kakayanin ba ninyo na pagpumasok na sa pasukan ngayong Agosto ang mga bata, madadagdagan ng ilang milyong gagamit ng internet? Kakayanin nyo pa ba? Ngayon pala nga, halos magkanda utot-utot na. Ngayon pala nga, halos Diyos ko po, pulutin na sa kangkungan yung internet. Nandiyan na, napadala ko na boss yung email. Oy, kanina pa yan, Erwin ah. Sir, 2 oras ko na ho napadala. Bakit wala pa? Hindi ko ho alam. Lalo na pag pumasok ang mga bata. Diyos ko po. Okay, salamat po, Senator Lito Lapid, sir. For that, saludo po ako sa inyo. Kayo po ang una nakaisip niya. Napakagaling niyo. Thank you very much, Senator Lapid. Yan po ang mga pag-uusapan natin. At syempre, naku, marami talaga tayong problema. May mga kababayan tayo na humingi po ng rescue, mga nasa Saudi. Nandun po sila sa mga campsite. May mga COVID-19 na sila. Wala po nagdadala sa kanila sa ospital. Yung iba, nangamatay na nga sa coronavirus. Wala pa rin. May iba, gustong umuwi dito kahit abo na lang, iuwi yung abo ng asawa nila. Di rin mauwi. Kaya mamaya ho, ilalapit natin ito sa Department of Labor and Employment, so Overseas Workers Welfare Administration. Ito mga problema na ito. And syempre mamaya,
Hoy, ready na. Ay, daka ito. Napakabilis talaga nito. Napakasana dumami pa ang lahi nito. Sana tularan ito ng ibang mga sekretary. Magandang umaga, Secretary Harry Roque, sir. Magandang umaga, paring Erwin. Nako, maraming salamat po. Ay, sana po halos lahat ng sekretary natin ng mga miyembro ng gabinete katulad ninyo inasagot. Anyway, secretary, ito po, unahin ko na po. Unang-una sa lahat, mga rider natin, yun nabanggit ko kanina sir, ay ka last week sa inyo at sasabi ninyo idudulog nyo sa IATF. Pwede raw ba sir, ganito na lang ang suggestion ng mga rider, kumuha na lang sila ng certification sa barangay na sila ay mag-asawa o sila ay mag-live-in barangay naman, para pagdating sa pang-checkpoint, maipaipakita sila na mag-asawa po kami, ito po yung barangay certificate. Hindi na nila kailangan ng ng marriage certificate kasi raw itong panukala ni Secretary Anyo, sir, napakagastos. Kailangan sila bumili ng sidecar o kaya magpagawa ng sidecar, which is halos katumbas na rin ang isang motorsiklo ito, Secretary. Ano tingin ninyo, sir? Well, parang Erwin, narinig ko rin yung sinabi ni Secretary Anyo dahil yan yung sinabi niya yan dun sa aking press briefing, no, sa Manakanyang. No? Apo. At ang sabi nga niya, maski sila ay sila lang magkasama sa gabi, kapag ikay pumasok, nakakahalubili mong iba, pwede kang mahawa, so mahahawa mo rin yung iyong esposo, no? So hindi mo naman pwede sabihin na palibasa nagsisiping, kayong dalawa lang magkasama, dahil siyempre sa labas makakalap mo yan. Kaya nga po hindi talaga po pwede i-allow yung angkas, no? Tama po kayo, siguro mas mahal nga yung sidecar na tinatawag, no? Pero hanggang wala po talagang social distancing, talagang nag-iisa lang ang papayagan na sa mga motorsiklo. Alright, siguro talagang wala muna. Hindi pa napag-uusapan niya ng IATF Secretary. Well, napag-usapan na po. Hindi po talaga pinayagan. Hindi talaga po pwede. Okay, moving forward, Secretary. Marami po ang nagtatanong ngayon, mga kababayan natin, yung PCSO po, ay kailan daw ho kaya yung mga may-ari po ng mga Lotto outlet, yung mga trabahador nila, po pwede po ba? Ito po, social distancing naman. Isang kahera lang naman daw sa bawat Lotto outlet. Ang pagbili naman daw ng Lotto, ipila-pila naman daw, sir. Pwede naman social distancing, hindi naman dikit-dikit. Kailan daw po ba papayagan ng PCSO na magbukas na ulit ng mga para Lotto, sir, sa Lotto? Ayaw ko po pangunahan ng IATF, pero masasabi ko lang, Malapit-lapit na po. Ayun, marami yung natutuwa dyan. Panghuli na lamang, Secretary, marami po tayong lumalapit po sa atin na OFW na sa Saudi, karamihan, sir, na may mga sakit na po ng iba, na mga positive na po sa corona, pero ayaw pong kumilos ng kanilang mga agencies, bankos ay nandoon lang sila sa bankhouse nila. Humihingi po ng tulong po. Pwede po bang ilapit po ito sa embassy natin at hanapin ito, mga kababayan ho natin, na may mga COVID-19 na, Secretary, sir? Pwede po, kasi po, lalo na sa Saudi Arabia na pinakamaraming mga Pilipino, napakalaki po na opisina ng OWA dyan at ng polo na tinatawag, no? Uh-huh. Tayo lang po ang bansa sa buong mundo na meron pang katikit na opisina ng OWA, yung polo na tinatawag sa lahat ng ating mga embahada, kasi sa amin ang ating mga kababayan na nagtatrabaho, no? So, pwedeng-pwede po yan. Meron pong ayuda na maibibigay. Kung ano yung ayuda na naibibigay sa Pilipinas, naibibigay din po dyan sa abroad. At ang babalita ko po sa inyo dyan sa Dubai at sa ibang mga parte ng Middle East, ang tanging dahilan lang kaya hindi natin mauwi yung ating mga kababayan, under complete lockdown pa sila. No? Pero may mga hakbang na ginawa pa. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw rin ang nagsabi sa akin, yung mga stranded sa Dubai, nag-organize na po tayo ng sarili natin mga repatriation flights. Ginagawa na natin yan. Sinasagot na rin natin yan, pero sisingilin natin yung mga agency sa pagpasahe ng ating mga OFWs. Ang nagiging hadlang lang sa gitnang silangan, parang Erwin, yung lockdown pa rin sila. Alright. Sir, may hahabol lang ako yung mga sinasabi ngayon, pwede nang bumiyahe, yung mga papuntang probinsya, yung mga probinsya na na-lockdown, pwede nang bumalik na Maynila. Pero ang problema ho yata, sir, medyo natatagalan dito sa travel authority. Mag-aantay daw ng 3 to 5 days bago mabigyan ng travel authority kahit na nakasumite na sila ng kanilang medical certificate sa mga barangay. And sabi ng barangay, ang PNP, natatagalan daw po sa PNP. Pwede pong pakisilip ito, Secretary. Sasabihin ko po kay General Eleazar dahil siya yung tagapagpatupad niyan. Mm-hmm. Pero tama po ang impormasyon na binahagi natin na
kapag inter-province travel, kinakailangan ng travel authority, except kung ikaw ay APRO. Right. Kung kayo nagtatrabaho, hindi mo na kinakailangan yan, no? Yung authorized persons outside the president. Mm-hmm. Pero tama po eh, ang requirement talaga ng travel permit ay meron ka rin health certificate, no? Mm-hmm. Meron ka rin barangay clearance, so medyo marami na. At yun nga, dahil sa dami siguro ng tao na kumukuha ng travel permit, na naantala na sa PNP. Pero kakausapin ko po si General Rizal. Alright. Sir, napag-usapan na rin ba sa IATF yung about our slow internet connection? Alam ko kayo ho dyan sa IATF, biktima rin ng napakabagal na internet connection. Opo, well, depende talaga kung nasaan. No? Ang talagang pinakamasama, cellular phone. Talaga so hopeless na yan. Magbibikti na ako dyan sa mga cellular phones natin. No? Pero ang internet po, talagang kinakailangan na mapalakas po yan dahil ngayon nung ating edukasyon nakasalalay sa internet, sa TV, sa radyo. No? So makipagpulong po ako kay Senator Gringo. Siguro minsan imbitahin ko sa palasyo para siya na po magsabi kung ano na yung capability natin at ano pa yung gagawin hakbang para mapalawak pa yung deep Wi-Fi na gagamitin natin ngayon sa edukasyon. Alright, Secretary Harry Roca, Presidential Spokesperson and IATF Spokesperson. Sir, salamat sa iyong panahon na binigay niyo sa amin. Magandang umaga, mag-ingat po kayo and stay healthy, Secretary. Salamat din po at magandang umaga po. Bayan, bayan! Ay, problema talaga internet. Wala na talagang pag-asa. Lost cause. My goodness! Pagtsagaan na lang. Alam mo ba sa 135 na bansa na may internet, pang 128 tayo sa pinakapangit? Malapit na tayo doon sa kangkungan. Oh, no! Kanyata, parang tinalo lang natin ang Afghanistan. Uy, ikaw naman eh, siyempre, gera yun. Uy, yun lang yung kuha natin. Yun ang, at least, lamang tayo sa Afghanistan. 139, nasa 120, biro, pang 10 na tayo. Nasa top 10 tayo sa baba. Oh, no! Diyos ko pong, pineapple bayan. Ay, naku Lord. Nasaan na kasi yung third telco na yun? Uy, tika muna! Alas 10:15 ng umaga, huwag po kayong bibitiw sa ating pong pagbabalik. Maririnig natin itong panig naman ng asosasyon ng mga motorsiklo. And syempre, yung ating ayuda mo, sagot ko. Kahapon ho, meron na tayo mamaya. Pagbalik na lang natin, tika muna. At dito muna tayo. 10:16 a.m. dyan lamang ho kayo bayan. Ay, tuloy-tuloy tayo, bayan. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 10:19 ng umaga. Kahapon ho, inumpisahan ho natin yung mga kung kayo hindi tumama o hindi kayo nabigyan po ng ayuda, sagot ko. Aba, sabi ko ho, pumunta ho kayo sa Facebook. Mag-subscribe po kayo sa aking Facebook YouTube channel, sa Erwin Tulfo YouTube channel. At ayun nga ho. At kung kayo po ay lucky subscriber, kayo po ay tatanggap ng tig-1,000. Wow. And kahapon nga po, inumpisahan na ho natin. Kaya, ito na ho yung listahan. Labas mo na dyan. Adja Simpliciano, Amalin Mamawag Albinto, Jenny Villanueva, Teresita Dela, Ronji Balyo Kanag, Tina Senon, Migs Karin, Kevin Velasco, Nalin Castillo, at Melissa Morales. Nandiyan na ang inyong tigaasan libo. Kunin na ninyo mamaya-maya. Mm-hmm. Ganun lang ho kabilis yun. So, keep on subscribing po. At everyday po, mamimigay kami ng tigi-1,000 sa bawat lucky subscriber. 10 po yan, so 10,000. Kaya ngayon ho, subscribe na ho kayo sa Erwin Tulfo YouTube channel at magwagi ng 1,000. All you have to do is subscribe lang ho at ring that bell. At pagkatapos ay maaari kang magwagi o manalo ng 1,000 piso. But anyway, dito naman ho tayo sa ayuda mo, sagot ko. Mm-hmm. Para makarami tayo, nakaready pa naman ito. Diyos ko po, sampo itong bibigyan natin ngayon ng ayuda mo, sagot ko. Okay, tabi ko na muna dyan. Tawagan muna natin itong, yung mga kabubukas lang po ng kanilang telebisyon, diary, radyo. Ito po yung inyong tatawagan. Ano po? Ito po ang inyong ite-text. Nasaan na?
ba ito? Ito po ang aming text line sa Globe 0995-487-6795. Sa Smart naman 0928-265-8796. Ayuda mo, sagot ko. Sandali lang, tawagan na natin itong si... kanina pa ito na text. Oh, pag-umpisa pala ng programa natin, text na ng text ito. Aha, tignan natin kung makakalusot. Kasi sa dami ho, hindi ho nakakalusot kaagad pag dito ko tinatawagan sa ika nga cellphone ko. Ito, testingan natin. Sana makalusot ito. Aha. Oo. Ito siya ay... ayun. Uh-huh. Ayun, nagre-ring na. Ba? Oo. Ba, nagre-ring. Oo, dalawang ring. Okay. Nako, tatlong ring. Ah, hello? 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 Hello, yes po. Ah, pwede hong pakihinaan muna yung monitor ninyo? Opo. Opo. Nandiyan po ba si Erwin Tulfo po ito? Nandiyan po ba si Nanay Anita Navarro? Ito na po. Ay, salamat na muna. Salamat po, natawag din ako. Ay, Nanay Anita, ilang taon na po kayo? 79 na po. Taga saan po kayo, Nay? San Pedro, Laguna. At sabi po ninyo sa text ninyo, Nay, kayo po ay isang byuda. Ano po? Opo. At kayo po ay na-stroke na, Nay. Ano po? Opo. Pero kailangan nyo na po ng salamin, sabi ho ninyo. Opo, para mabasa ko naman yung mga ano ninyo, idol. Ah, ganun po, ma'am. Oo. Mahirap na po ako dito sa salamin ko eh. Ah, ganun ho. O sige, Nanay Anita. Bueno, dahil ikaw po ay nag-text sa amin at ikaw ay napili ho namin. Sandali lang, Nanay, ha? Okay, ikaw ba nakikinig sa radyo ngayon? Nanonood sa TV? Paano? Opo, lumabas lang po ako kasi yung masyado ang feedback ng radyo ko nilalaman. Ah, okay. So sa Radyo Pilipinas kayo nakatutok. Alright, Nanay Anita. O, para hindi ko na ho, baka may mga gagawin pa kayo para mabili nyo na rin ang salamin ho ninyo. Eto na ho, ha? Opo, isa, dalawa, tatlo, apat, 5,000 para sa iyo, Nanay Anita. Ipapadala na ho ng aking tao dyan. Okay. Alright. Okay, Nay. Salamat po. Good morning. Okay. Bye. Mm-hmm. Alright. Okay, si Nanay Anita. Ay, para makarami. Hindi, nakalista rito eh. Oo, yung nung nag-break tayo kanina. Okay. Uh-huh. Eh, basta mag-text ho kayo pag umpisa ng programa at ilagay ho ninyo ang inyong pangalan. Ano po, at saan lugar ho kayo? Hindi ho yung ako pa hong mag-research kung tiga saan ho kayo. Alright. Alright, yan si Nanay Anita. Okay, Miko, alam mo na ha. Tawagan si Nanay Anita kung anong meron sa kanya. Anong klaseng padala dyan? Kung Western Union ba yan o LBC? Ito naman, itong pangalawa naman, tawagan natin. Alright. Uh-huh. Tawagan natin ito. Sana sumagot naman ito. Okay. Nako, okay po ha. Ay, ito, sandali lang ho, bayan, sandali lang, nako. Hindi ko nga alam kung ano ba itong nako, nawala pa kasi pumapasok. Eh, huwag ho kayong kasing tumawag, tumatawag ho kami. Ito kaya napakahirap minsan ho. Pagpasensya niyo na ho kami rito, no. Tumatawag ho kasi kami, napasok kayo, hindi ho talaga may makokontak yung mga sabi ko ho, text lang. Pwede ho kayo mag-text. Oho. Ayun, nagre-ring. Alright, sino naman ito? Uh-huh. Aha. Okay. Dalawa. Okay. Tatlo. Uh-huh. Apat. Lima. Okay. Sabi ko ho, napakadami ho ng mga nagte-text ho sa atin. So, sorry po. Okay, dito naman tayo. Alright, sa... dito naman tayo sa kabila. Hindi umubra. Sayang. Okay. Dito naman tayo kay... dito na sa isang kababayan natin. Alright. Ito naman. Sa pagkatapos, pag nag-text ho kayo, baka pwede ho, tumutok kayo. Kasi ho, kung hindi kayo tututok, pupunta kayo maglalabada. Okay lang maglabada. Dalhin nyo ninyong radyo ninyo. Radyo Pilipinas. Ha? Dalhin ho ninyo para... matawagan ho namin kayo. Ano po? Oo. Ganun ho. Gagawin ninyo. Oo. Ano? Mm-hmm. Hello? Ayun. Nagre-ring. Narinig ba? Aha. Dalawa. Mm-hmm. Tatlo. Hello? Hello? Hello. Good morning. Good morning po, Sir Erwin. Si Mang Antonio Erpelo, nandiyan ba? Ako po, Sir.
Ay, nakikinig ka pala, no? Okay. Mga Erpelo, taga saan ka? Taga Quezon City, sir, sa Salon. Ilan taon na po kayo, mga mga Antonio? 43 po, sir. 43. Nagpipidback ko, hinaano ninyo? Radyo ba yung pinapakinggan nyo? Radyo Pilipinas? Po. Hinaano ninyo muna, sir. Hinaan nyo para magkaintindihan tayo. Ano po? Okay. Yes, sir. Alright. Ano ang problema, sir? Eh, sabi ho ninyo, mukhang may problema kayo sa paningin. Ano po? Aha. Eh, nanginto po yung pinagbabawal pa ho, di ba, yung massage po sa mall. Aha. Ah, mas nagmasahista ka sa mall? Apo, masahista po ako po sa marketplace po. Okay. Alright. So, may pamilya, may asawa, may anak? Apo, tatlo po yung anak po, puro babae po. Okay. Ilan taon? 18 po. Okay. Tsaka 15, tsaka 10. Ayun, alright. So, walang hanap buhay ngayon dahil walang masahe. Eh. Sabi nga po, sir, mukhang January pa ho. Ay, nako! Ay, nako, sir. Oh, bueno, sir, para handin, marami pa hong tayong tatawagan. Bang Antonio, dahil nag-text ka at napili ka namin, eto sir ha, isa, dalawa, tatlo, apat, 5,000 para sa'yo, Bang Antonio Erpelo, sir. Ay, maraming salamat, sir. Pasalamatan niyo muna yung AXIS party list, sir. Oho. Apo. Apo, okay. Maraming salamat. Good morning po. Good morning. Mm-hmm. Nakalimutan na naman ng bata natin. This portion is brought to you by AXIS party list, PAGCOR, SMDC, and San Miguel Corporation. Wala na. Kapag nagkakaedad. Diyos ko po. Ay, Salome, next tayo. Okay. Alas 10:28 ng umaga. Diyan lamang ho kayo. Naku, marami pa ho tayong pamimigay. Uubusin na ho natin ito. Meron pa rito mga 25,000 pa ho ito. Huwag ho kayong bibitay. Magbabalik pa po ang Tutok Tulfo COVID-19 Watch. Ito, tuloy-tuloy tayo, bayan. Oras po natin. Alas 10:31 ng umaga. Teka muna. Break muna tayo dito sa Ayuda Mo Sagot Ko. Pero... Kaya sabi ko nga, sampo yung hahabulin natin habang may oras pa tayo. Pamimigay, kailangan ako ipamigay ito at baka mag-expire na ito. Sabi ko ha? Baka mag-expire na, alam mo naman. Kailangan ipamimigay ho natin ito. Bueno, dalawa na yun ha. So kulang pa tayo ng walo. So tutok lamang ho bayan, tutok lamang at keep on texting ha. Ayuda mo, sagot ko. Dire-diretso ho tayo dito ho muna tayo. Pag-usapan ho muna natin itong internet. Sabi ng DepEd, sabi ng IATF, mag-internet na lang daw, online ang classes. Ang tanong po ng karamihan, lahat po ng magulang, mag-online ang mga bata, ngayon pa lang nga, wala pang pasok, halos sa sisinghap-singhap na yung internet connection natin. Pagkatapos, sasabihin ninyo na online. Paano na lang yan? How can this be done? Kayukan! Ngayon pa lang nga, alam nyo ba kung ilang estudyante tayo? 23 million. My goodness! Sabihin na natin, yung kalahati noon ay nasa public school, yung private, yung mga college, high school. O sabihin na natin, 10 million. Kakayanin ba? Tirada ninyo minsan. Yan ang mahirap po sa atin. Boka tayo ng boka, tokis tayo ng tokis. Hindi ho natin iniisip muna, tama ba ito? Angkop ba ito? Nasa linya si Attorney Vic Dimagiba, ang pangulo po ng Laban Consumer, isa pong consumer group. Good morning, Attorney Vic Dimagiba. Sir. Good morning, Mr. Erwin. Opo. Yes. Sir, ito pinag-uusapan natin at si Senator Lapid kahapon, medyo may presence of mind, nag-file po ng isang resolution para imbestigahan kung bakit napakabagal ng internet natin. Wala pang ang pasukan. Di ho ba? Sabi nila by August 24, online ang klase. Lalo na siguro, baka wala na tayong internet. Hindi na gumagalaw ang internet natin, Attorney Vic. Ano ho ang reaction nyo rito, Attorney Vic? Alam nyo, tama yung observation na yan. Lalong tataas ang internet usage kapag ang mga eskwelahan yan ang magiging primary platform for learning, no? Mm-hmm. Ito lang lockdown natin, yung work from home, naranasan na natin yan, ano ha? However, talking of policy, Sir Erwin, meron na naman tayong naselect na third telco player. Okay. Yun naman po talaga ang objective nun is
magdagdag ng capacity doon sa tinatawag na internet highway. Yes. Kasi dadalawa lang sila ngayon eh, Globe and Smart, no? Aha, aha. And they are heavily subscribed already by consumers, no? Aha. So ito pong pangatlo na to, is supposedly ito yung dadaanan, no? Aha. Eh medyo na force majeure, madidelay ng konti, tatlong buwan tayo halos na walang gumalaw sa economy. Hindi ko po alam ngayon ang latest dun sa third telco company. Kung kasi supposedly po June and July this year eh, i-launch na nila yung kanilang initial na mga tao dito, yung kino-construct nila, yung mga towers, no? Yes, yes. Those I think have not proceeded, no, as planned, no? Opo. So ngayon, having said that, parang background material lang natin yan, kailangan po talagang tutukan. No? Kailangan po talagang tutukan ng regulator with the industry, yung dalawang kumpanya, paano i-manage, no? Ito pong internet by online learning. Mm-hmm. Dahil kawawa naman po yung mga parents, magbabayad. Hindi ko nga po alam kung this will probably be more expensive eh. Dan papapasukin mo yung estudyante sa eskwela eh. Mm-hmm. No? Mas expensive ito. In fact, ako po personally, dalawang apo ko, minomonitor ko din yung anak ko kung paano gagawin yung internet learning and what is the impact on the tuition fee. Although maraming siguro naman, Erwin, dahil marami namang mga charges and fees na hindi na mangyayari kasi yung mga bata hindi naman papasok. Sana naman may offsetting, no? Kung ano lang talaga yung cost to deliver the learning by online to the students, yun lang tayo doon. Pero on the matter of internet and speed, nako, pati po ngayon lang naman po itong kongreso, nag-hearing, puro po virtual hearing. Eh dati naman hindi gumagamit ng internet yan. So, Attorney Vic, let me catch you there, sir. Yeah. Ano hong maganda kaya rito? Kasi medyo makakapal din ang mukha nitong mga telco natin. Lahat na yata ng linya, kinuha ko na para, pero ganun pa rin, useless. Ha? Globe is Smart, Talk and Text, lahat na, Sun, Moon, Earth, binili ko na ho lahat eh. Ala pa rin ho nangyayari, Attorney Vic. Apo. Kaya ang advice ko po sa consumer, when we buy a plan or modify our plan, kailangan po siguraduhin natin na mag-deliver sa atin. All right. Hindi naman, we are paying more. Okay. All right. Subscribe. Attorney Vic Di Magiba, Pangulo ng Laban Consumer. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. Cambio naman ho tayo, bayan, ngayon dito kay Senate President Tito Soto. Magandang umaga, Tito Sen. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Oo, sir. Kahapon, si Senator Lapid nag-file ho yata ng Senate Resolution para imbestigahan itong napakabagal na internet ho ng ating bayan. Kayo ho ba, sir, nakaka-experience din kayo sa inyong tanggapan itong napakabagal na internet natin ngayon, Tito Sen? Oo, tama. Merong imbestigasyon na gagawin eh. Pero kasi yung mga telcos yan, Erwin, sorry, hindi ako makapagtagal. Okay. All right, yun lang, sir. But anyway, salamat po, sir. Kinoconfirm lang namin. So, naputol na. Naputol. At saka marami sigurong kausap ito. Anyway, ay mabuti naman at maiimbestigahan. Pero alam mo ba na hindi na hinala ng iba? Kaya bumagal dahil marami pang hindi nagbabayad. Kasi nga, di ba sabi ng gobyerno, wag bayaran ng tatlong buwan. Ayun, ina-adjust mo na. Hinaan natin. Dahil itong mga hayop na ito, mga buitre na ito. Ito mga buitre na subscriber natin, hindi pa naman nagbabayad. Diyos ko po naman, Panginoon ko. Ay, naku Lord. Alas 10:38 ng umaga. Ito po, kalunos-lunos po mga kababayan natin na nasa ibayong dagat ang sitwasyon. Ha? Ilang overseas Filipino workers na nasa Riyadh, Saudi Arabia,
na umaming nakasama nila ang isang kapwa OFW na nagpositibo sa COVID-19, ang nananawagan ng tulong na bigyan sila ng atensyon ng pamahalaang Pilipinas dahil posible raw na carrier na rin sila ng naturang virus. Gate nila, walang tumutulong sa kanilang kanila maging ang kanilang mga employer, a recruiter doon yung foreign recruitment agency, pati ang kanilang local recruitment agency. Parang pinabayaan na sila. My goodness! Narito po ang aming exclusive report. Sa mensaheng ipinadala ng ilang OFW sa Tutok Erwin Tulfo Reload sa pamamagitan ng social media, nanawagan ng mga ito sa pamahalaan na mabigyan sila ng atensyon. Giit nila, posible raw na carrier na rin sila ng virus na COVID-19 matapos magpositibo ang kanilang kasamang OFW sa naturang virus. Ayon kay John Lester Ariola, iisang kwarto lamang ang tinuluyan nila ng nasabing OFW na positibo sa COVID. Humihingi po kami ng tulong na unang-una, mabigyan po kami ng karampatang after medical na ilan po sa amin kasi ma'am nakasama po namin is nag-positive sa COVID, nakasama namin sa kwarto. Ayon naman sa isa pang OFW na si Alvin at 18 ng Mayo na magpositibo siya sa COVID matapos silang ipatest ng kanilang amo, pero sa halip na i-isolate at ipamedical ito, pinauwi raw ito sa tinutuluyan kahit lubang mapanganib na makahawa ito. Pinabayaan na lamang din sila ng kanilang amo. Pinukontak ko yung amo ko na magpapatakbo ng van, hospital, walang van. Eh, ang dami nilang alibay na walang bed space, walang oxygen. Mag-self-medicine na lang kayo dito kapag hindi nala. Hindi ka talaga kukunin dito kapag hindi ka nag-iingalo, ganun ba? Yung grabe po, ma'am. Kahit daw nakakaramdam sila ng sintomas ng COVID-19, wala raw pakialam sa kanila ang kanilang employer. Kahit nahihiya ako sa mga kasama ko, nagpapakuluan niyo ako ng tubig para magsuob. Yun ang ginagawa ko. Kinukontak ko yung amo ko na magpapatakbo ng van. Hospital, walang van. Ito pa rin po yung isang higaan na nag-positive din na kasama rin namin sa kwarto. Sinubukan na rin nilang tumawag sa Polo sa Riyadh para humingi ng tulong pero wala rin daw aksyon. Dagdag pa nila, hirap na rin sila kung saan kukuha ng mga pagkain dahil no work, no pay sila. Yung isang buong March po na pinasok namin, yung iba po, hanggang tatlong araw ng April nakapasok, kalahati lang po yung ibinigay na sahod sa amin at saka yung good allowance. Yung kalahati po, hanggang ngayon, wala pa rin siyang ipinibigay. Nangako naman ang OWA, Overseas Workers Welfare Administration, na makikipag-ugnayan sa Embahada ng Riyadh para matulungan ang mga ito sa problema. Ang mapoprovide naman ng OWA na assistance sa mga stranded OFW sa Saudi, pagbibigay ng mga food packs or hygiene kits kung kailangan nila. Kung meron silang issues sa mga employer nila, we will assist them in solving anuman yung mga problema nila sa kanilang empleyo. Patungkol naman doon sa issue ng COVID nila, the Polo will coordinate with the Assistance to Nationals Unit ng ating Riyadh Embassy para ma-coordinate sa Ministry of Health ng Saudi at mabigyan ng karampatang atensyon medical yung ating mga kababayan na may COVID pa. Kasama si Tommy Anacta at Noel Azul para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Gian Caluza. Samantala, nasa linya na si Undersecretary Claro Arellano ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga, Undersecretary Arellano, sir. Ay, magandang umaga po naman. Opo, si Erwin po, sir, ito. Erwin. Live po tayo sa Radyo Pilipinas and live po tayo nationwide sa PTV. Sir, ilalapit. Maraming salamat po. Opo. May mga problema ho tayo ngayon, sir. Karamihan ng problema ngayon ay nandito sa Saudi Arabia, yung mga kababayan natin na katulad po yung report namin ngayon lang na inilapit po sa amin, isang grupo sila sa isang bank house, eh mukhang yung isang kasama nila kasi nagpositibo. Wala naman daw nag-check sa kanila, hindi nila alam gawin yung mga employer nila, parang iniwan sila yung kanilang foreign recruitment agency, pati yung local recruitment agency ayaw silang kausapin, ayaw silang sagutin. Ang gusto lang po nila ma-check sana sila, sir, kung sila ay positibo na sa COVID, kasi yung iba may pakiramdam na parang nilalagnat-lagnat na at nahihirapang huminga. Yusek. Opo, kanina po bago po tayo nag-usap ngayon, kinuha ko po doon sa KIB. Opo. Yung pangalan po nung
ating OFW. Yes, sir. At agad-agad po kaming nakipag-ugnayan sa ating labor attaché, kay labor attaché Mustafa. At binigay po namin yung pangalan at kung yung location po nung OFW. Sir, meron pa po kaming ipapahabol dyan. Marami po talagang mga kamag-anak nila nagte-text po sa amin. Ano po? Ito po ay ito naman ay si Robel Bersilia na Robel Bersilia po ng Riyadh, Saudi Arabia. Ay ito yata na ibigay sa inyo kanina pero iba pa ho 'yun, mamaya ibibigay ho namin yung inireport ho namin. Ganun din ho kahalintulad, hindi ho sila gusto nilang ma-check sana ho sila, ma-rapid test. Wala daw ho talaga kasi they had contact with mga kasamahan nila or isang kasama nila na may nagpositibo sa COVID, Yusek. Opo, although sinabi po sa amin, binrip po kami kung ano pong procedure na gagawin. Opo. Halimbawa, may naramdaman po sila na simptomas ng COVID. Mm-hmm. Ang gagawin po nung OFW natin, tatawag po doon sa hotline 937. Mm-hmm. Para to report his condition po. Mm. And then, kung hindi po makontak yung hotline 937 ng ating OFW, aha, makipag-ugnayan po sila agad sa ating labor attaché para tulungan po sila na kumontak po doon sa 937. Oh. Ganito po kasi sa Saudi, hindi po hindi po pwedeng puntahan po. Bakit? Halimbawa, may symptoms po ng COVID, hindi po pinagbabawal pong puntahan ng ating mga labor attaché. So, OFW. Ano hong gagawin nila, sir? Ano hong dapat gawin nila? So, dapat po tatawag sila sa 937 po. Hotline 937. Doon sa Saudi? Opo, opo. Pag nasa Saudi sila, pindutin lang nila yung number na 937. 937 po. Alright. Okay. At tapos ngayon, imo-monitor po sila ng ating labor attaché. Mm-hmm. Alright. Opo. Okay. Ngayon po, yung kung pag na may sintomas po sila ng COVID-19, agad po i-isolate sila, susunduin po sila ng ambulansya. Hello. Alright. So, Yusek, go ahead po. Susunduin po sila ng ambulansya at i-isolate po agad sila sa hospital. Ayun. Lahat po ng gastos sa hospital, yung mga medicines po nila, lahat po sagot ng Saudi government. Alright. Okay, sir, panghuli na lamang, paano po yung may mga kababayan na rin tayo na namatay po ng COVID sa Saudi. May tumawag ho sa akin kahapon sa aking office, hindi nila namang gagawin. Sabi ko, definitely, hindi ko nga ho alam kung may cremation din sa Saudi kasi bawal naman po sa Muslim culture or religion yung pagkikremate. So yun ang tanong nila ngayon, ano ho, paano ho kaya maiuwi yung kanilang kaanak na namatay dahil sa coronavirus? Maganda pong tanong yan. Kakausap ko lang po kay Labat Mustafa ng Saudi at tinanong ko po yan, paano po yung mga namatay po nating kababayan dyan sa Saudi, kung pwede na agad, kung pwede na pong iuwi. Opo. Sabi po ni Labat Mustafa, pwede na daw po, pwede na daw pong iuwi. And makipag-ugnayan lang po sa embassy at sa ating pong labor attaché. Alright. Nako, maraming salamat po. Malaking tulong po yan na yung inyong mga sinabi, impormasyon, Yusek Claro Arellano ng Department of Labor and Employment. Good morning, sir. Stay healthy, sir. Sige po. Keep safe and healthy rin po. Thank you po. Maraming po salamat. Opo. Si Yusek Claro Arellano. So yung may mga kamag-anak po dyan sa Saudi at nangangamba sa kanilang kalusugan, pakitext ho sila or pa-message na i-dial lang ang numerong 937. Yun po ay hotline papunta po doon sa ating embahada raw. Pati po yung mga namatayan, 937. Bueno, dere-derecho pa rin po tayo. Aha, nang ipatupad po ng pamahalaan ng GCQ o General Community Quarantine sa Metro Manila, nagkaroon din ng pagbabago sa kahabaan ng EDSA.
sa alip na dating nasa kanan, inilipat sa kaliwang bahagi ng lansangan ang mga bus. Ayun. Kaya my pala kahapon, ang dami mga cone. Pero nagka-traffic-traffic naman kahapon. Pero ang problema, tambak naman ang mga pasaway na lumalabag dito. Narito po ang aming report. Ito ang itsura ng EDSA ngayon. Simula nang ipatupad ang pamahalaan ng GCQ o General Community Quarantine sa Metro Manila. Inilipat sa kaliwang bahagi ng lansangan ang mga bus lanes sa halip na sa dating nakasanayan na nasa kanan ng mga ito. Nireconfigure natin ang EDSA, no? So now, before yung mga bus lanes nasa kanan, inilipat na natin sa kaliwa yun, nasa median lanes na sila. So with that, nilagyan din natin ng mga barikada. Yung ibang portion, naka-concrete barrier na. Wala tayong problema doon, wala tayong nakikita sumisingit. Pero ang problema, kapansin-pansin na marami pa rin mga pasaway na motorista ang pilit na lumalabag at tumadaan sa mga bus lane para mas mapabilis ang kanilang mga biyahe. Ang MMDA, aminadong hirap ding bantayan ng lahat ng pasaway sa EDSA. So, ang nangyayari, may tao kami sa entrance but along the way, nagkakaroon ng gaps, pinapasok ng mga sasakyan at saka ng mga motor. Nakakalungkot dito, most of the people na gumagamit niyan are people in government also, no? And mga frontliners. Akala nila ginawa namin yun as a priority lane for them. Hanggang kahapon, aabot na sa mahigit 60 motorista ang nahuhuli na gumagamit ng naturang special lane. Karamihan sa mga ito, mga motorsiklo at ang iba pa ay mga frontliner at mga government vehicle. Well, yung sa mga violations ng bus lane, yung tinatawag namin disregarding traffic sign, ano yan? Nakaka-60 na kami. So, yun ang ano, yun yung apprehension namin. Just this morning, meron pa tayo mamayang hapon, gabi. Kahapon din lamang sa post ni Nebriha, isang driver ng government vehicle ang nakipagtalo at nakipagmatigasan sa kanya dahil sa paggamit ng bus lane. Alis po sa median lane, bus lane po ito, bus lane na po ito. Para wala ng pagtatalo, nagdesisyon na lamang si Nebriha na siya ang magbabayad ng multa ng naturang pasaway na driver. Panawagan pa ni Nebriha ang naturang special lane ay para lamang sa mga bus at hindi ito para sa mga frontliner at mga sasakyan ng pamahalaan. Itutuloy daw nila ang panghuli sa mga pasaway hanggat hindi ito na itatama. Ang problema, bawal kayo dito. Hindi ito para sa inyo, para sa bus ko. Kahit IATF ka, you are not allowed to drive here. Diba? Tapos, hindi sir, importante yung lakad namin eh. Hindi sir, ganto. Hindi sir, puro ganon. While we are discussing that, sinasabi na nga namin wali sila, puro pa sila pakiusap na parang sinasabi nila, hindi na, pabayaan mo na kami. I cannot do that. Kasama si Mel Platero at Alan Esguera para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Kim Fermalino, Radyo Pilipinas. Ay, maraming salamat Kim Fermalino. Teka muna, sabi ko, nakakailan pa lang tayo? Dalawa? Ako, dami pa tayong hahabulin. Pito pa itong katawagan natin. Sandali lang ho, bayan, yung mga nagtetext ha, okay? Alright, This portion is brought to you by ACCIS Party List, PAGCOR, SMDC, and San Miguel Corporation. Alright, okay, ito naman ho, balik tayo dito sa ayuda mo sagot ko. Kailangan ho natin bilis-bilisan. Aha, ito, okay. Sana... Pag kayo ho'y nag-text, abangan ho ninyo yung tawag ho namin. Kasi pag hindi ho ninyo sinagot, wala rin ho, useless. Hindi ho gagana. Yun, okay. Wala, yun, nagre-ring. Nako, tatlo. Hello, good morning. Good morning. Nandiyan po si Mary Jane. Opo, ako po. Ikaw 'yon, Mary Jane Canonizado po. Opo. Taga saan po kayo? Silang Cavite po. Silang Cavite. Ilang taon na po kayo, Ma'am Aling Mary Jane? 23 years old. 23, Ma'am Mary Jane. Ano ang problema, Ma'am? Anong kailangan? Nag-text kayo sa akin, sa ayuda mo sagot ko. Anong kailangan? All right. Opo. Anong problema sa dalawang anak, ma'am? Ano po? Yung ma'am, mamaya ka na muna umiyak, ma'am. Ano ho muna ang kailangan? Ano lang po kasi kahit ano lang po,
panggatas lang po. Panggatas ng dalawang anak. Okay. All right, ma'am. Dahil nag-text ko sa amin at dahil kailangan mo ng... Ilang anak po yan? Dalawa? Opo. Panggatas lang po ang kailangan ninyo, ma'am? Opo. All right. Sige po. Dahil panggatas po ang kailangan ho ninyo. Sige, sasagutin ko na ho yung panggatas ninyo. Isa, dalawa, at tatlo. 3,000 po, ma'am Mary Jane. Ano, papadala ho namin kaagad ngayon na. Okay? Alright, maraming salamat po, Mama Mary Jane. Okay. Mm-hmm. Ayun, eh, kailangan natin engineer, bilisan pa. Marami pa tayong patawagan. Okay, ay, ito naman, aha. Si, nilisan mo na ba dyan? Mary Jane Canonizado. Ito naman, okay, tawagan natin ito. Sana ito, sandali lang ho. Huwag ho kayong sumalubong at mag-text ho kayo. Maski ano ho ang tawag ninyo, pindot ho kayong pindot. Yung iba nabubuisit na tawag daw sila ng tawag. Eh, sinasagot ko nga sa text. Hindi naman ako yung pinapatawag. Eh, sayang daw yung load. Sabi ko, mag-text lang ho kayo. Kung kayo yung naka-smart, i-text nyo doon sa smart. Kung kayo yung naka-globe, i-text nyo doon sa globe na line namin. Eh, ayaw naman ho. Diyos ko po naman talaga naman. Ay, ayaw naman makinig ng ilang mga kababayan natin. Paano na lang? Oh, eto, pakinggan natin ho. Makailangan, marami tayo. Uh-huh. Okay, dalawang ring. Okay. Tatlo. Apat. Lima. Ay wala. Goodbye. Ayaw eh. Ayaw na gagawin natin. Ayaw na. Ayaw sumagot. Mm-hmm. Okay, dito naman tayo. Okay. Eh, pag nag-text ho kayo, sabi ko ho, abangan ho ninyo. Dahil pag hindi po kayo naabang, ay wala ho. Eh, sayang din. Ano po. Kailangan ho, kayo ho, nag-aabang ng ika nga. Text namin. Ayun ang tawag namin. Mhm. Mhm. Aha. Wala. Wala. Ayaw. Okay. Ayaw. Alright. Busy siguro. Magtsaka sinabi ho namin, text ho kayo pero abangan ho rin nyo ang tawag kasi pagtatawag ho kami, limang ring lang ho yan, ay hindi ho namin na ika nga, babasahin ho yan pag hindi ho ninyo nasaan na ba ito ay hindi ho namin na ika nga ay, hindi namin ho anong tawag dito pag tinawagan namin at hindi ho kayo nasagot ay hindi ho namin oo hindi ho namin na anong oras na ba? Naku, 4 minuto kailangan pa natin, ang dami nating hahabulin pa pala engineer. Okay, alright. Diyos ko po. Sagutin ho ninyo. Okay. Alright. Sagutin ho ninyo yung aming tawag. Ano po? Para ho, kuan. Sagutin ho ninyo yung tawag ho namin. Sana ba yun? Ayaw din, ayaw sumagot. Okay. Wala. Alright. Hello po. Hello, good morning. Good morning. Good. Ma'am. Ma'am, hinaanin mo na yung radyo ninyo. Oo, ihinaan niyo muna yung radyo ninyo para magkarinigan ho tayo. Si, aha, ano ho pangalan nyo? Aida Misigera po. Ano po? Aida Mistina. Oh, akala ko ay sa Sigera. Aida Mistina. Mm-hmm. Alright, ma'am. Ano ho, taga saan ho kayo? Ma'am Aida. Taga saan po? Nueva Ecija. Opo. Okay, anong problema ma'am? Na-text kayo. Magulang mo, pareho magulang mo, na-stroke? Yes po. Okay, ilang taon na yung mga magulang mo? Isang 65 po, tsaka isang 63 po. Isang 65 at isang 63. Wala silang mga pensyon, hindi natanggap ng mga SS? Hindi po. Alright. Okay, alright. Mama, sandali. Ito, dahil dalawang magulang yan, yung tatay-nanay mo, pareho? Yes po. Alright, ma'am, sandali ha.
Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Oh, 6,000. Tigta 3,000 yung magulang nyo. Ilista mo nga yan dyan. Hello, ma'am. Yes, po. 6,000. Papadala na namin ho ngayon na. Maraming salamat, ma'am. Okay, pasalamatan nyo rin po yung amin po nga si AXIS Party List po. Maraming po salamat sa Party List. Thank you po. Thank you. Good morning. Alright, nako. Wala na tayong oras, engineer. Diyos ko po, alas 10:50. Magkano ilan pa ito? Bukas na lang natin pagpapatuloy na naman ito. Bueno, ha? Aya kami hoy, pansamantalang ringing lang. Wala na, okay na, ringing. Kami hoy, pansamantalang magpapaalam na muna. Bukas, kita-kits ulit tayo. Text lang ho kayo ng text. 0995-487-6795 at 0928-265-8796 para po sa ayuda mo, sagot ko. Ha? Depende po kung ano ang problema, ano pang tulong. Pero ang tabayanan po rin yun sa katapusan ng buwan, ay mamimigay po kami ng laptop mo, sagot mo. Ito para sa mga anak nila. Oh. At saka pangmatrikula ng anak nyo, sagot ko. Wow, ang bigat! Okay, sa katapusan yan, katapusan pa. Huwag muna ngayon. At titimbrihan ko muna yung mga sponsor namin. Maraming salamat po sa AXIS Party List. Salamat po sa PAGCOR. Salamat po sa SMDC. At salamat po sa San Miguel Corporation. Bueno, bayan! Susunod na, Secretary Martin Andanar. Laging handa, ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, bayan. Thank you.